This is the garlic, and this is the like kusbara, parsley in English, and tomato and onion and tuna and tomato paste and mixed ingredients and rice and boiling water. Now I can make it for first the on garlic, onion, and tomato. I will fry add together. Yung mantika. At saka kung mainit na yung mantika, ilalagay na yung garlic. Masusunog na siya. So ngayon guys, inilagay ko na ang onion and garlic. So I mix it and tomato. The tomato. Oh. Ilagay mo siya yung tomato. Tapos na ilagay ang tomato. Tomato paste, kunti lang. Pampalasa lang. Tsaka ilagay mo yung ilagay mo yung mix ingredients. Haluin ang haluin. Tsaka guys, pag makita mo na siyang medyo parang lumalapot, naluluto na yung kamatis, dudurog na yung kamatis, ilagay mo na yung tona, kan tona, at pagkatapos mo ilagay yan, igisahin mo siya, at saka yung parsley. Guys, nalagay ko na yung tona. Kung medyo kumulo-kulo na, at saka wala na medyong tubig, ilalagay na yung parsley. Guys, nalagay ko na yung parsley. Haluin mo ko lang maigi. Haluin mo siya ng haluin ng maigi. Hanggang sa maluto yung parsley na mawala yung amoy niya. The smell is removed. Then, pag natapos na yun, okay na, nahalo mo na siya ng maigi at saka wala na yung amoy ng parsley, you can put the rice. Now you can put the rice and mix it. Also hot and mix it. Mix, mix, mix. Tsaka lagyan mo siya ng tubig. Guys, actually, already dry. Wala na siyang tubig. So, that is 1 cup rice. But, gusto ng mga amo ko na masyadong parang lugaw. Pero, kung gusto nyo sticky, pwede rin. Katamtaman lang, 1 1/2 water. Kaya, lagyan ko siya ng tubig ngayon.
Gusto nila ng maraming tubig, kaya lagyan ng tubig ng marami. Kaya kulang yata ang tubig, tsaka haluin. Haluin ng maigi, tsaka pakuluin at tsaka pag kumulo na siya, pahinaan nyo na yung ano, pahinaan nyo na yung apoy. Pag kumulo na siya, para magiging dry na siya. Pag dry na siya, kunting apoy lang, tsaka hanggang sa maluto yung kanin, tsaka tapos na. Yun lang, easy tip for tuna recipe. That is for Arabic food. Thank you guys.